Good morning po mga katanim. I-share ko po sa inyo yung aking para pamamaraan kung paano mag tambak at mag-maintenance sa ating tanim na alubate after natin siyang ma-pruning. Yung makikita nyo po, na-pruning na po natin yan lahat yung mga tanim natin na alubate and ready for production na po yan ng mga talbos next week or pwede na natin siyang maharvestan. So ngayon magtatambak po tayo ng lupa. Tingnan niyo po kung paano siya nawet. So nakita nyo po mga katanim is actual po na pag tatambak ng lupa dito sa tanim natin na alugbate. Yung ginagawa ko po is tinatawag namin dito, example nito sa ginagawa is yung pag nagtanim tayo ng mais. Yung ginagawa niyan is pag malapit na siyang mag-matured yung mais is tawag doon is ginatudling. So same po dito sa process natin, no? Manual lang siya. Si gamit natin is yung pala. Pwede rin yung gamitan natin ng kalabaw. Problema, meron kasi ng mga tanim dito sa paligid. Kasi kaya hindi na natin na ano kasi mayroon tayong baka. So pwede yun i-araro natin. Pero ngayon, manual tayo. So ganito po ang resulta pag once na natambakan na ng lupa. So mawawala na yung mga damo, tapos i-finalize na lang natin, ayusin natin yung mga tanim natin at yung mga na baon na dahon is ayusin din natin. So ang purpose pala nito, ulitin ko lang, is magpadami po tayo ng mga ugat. So yun po yung pinaka purpose natin. So pag maraming ugat, maraming talbos po yung ma-produce after 2 weeks or 1 week. Kung makikita nyo, na-pruning na natin to lahat. Gano. Ito po yung resulta pag nag-pruning tayo. Yan, may mga nakausli na ng mga talbos. Yan. So, malapit na yan. Mga 5 days lang yan, harvest na yan mga katanim. So, yan lamang po ang ating masishare sa inyo po. So, I hope may natutunan po kayo. So, sa ulitin po natin na kwentuhan. Happy farming po and have a nice day to everyone. See you po. God bless.